What's up mga Benster, it's me again, Ben Alcaero Vlog, sa ang inyong Bay ng Angeles. So ayun, nakita nyo naman ang intro, di ba? So for today's vlog, ayun, aalamin natin gaano ba kasipag at gaano rin kahirap ang maging isang jeepney driver. So eto na, ipagkikilala ko sa inyo ang ating driver na si Kuya Doy. Pero wait lang, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka naman sa aking channel at pag-ipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So, eto na talaga. Magkikilala na natin. So, Kuya Doy, eto nga pala si Kuya Doy. Kuya Doy, kamusta naman? Eto po, ayos lang. So, eto. Sa nakailang ikot ka na ba ngayong araw? Medyo... Hindi ko na binibilang kasi yung ikot ko eh. Kaya mula kanilang mga 8:30. So 8:30 pa, lumabas ka na. Oo, 8:30. So, anong oras na ngayon? Mga nasa alas 3 na siguro, ano? Magti-3 oh. Magti-3 oh. So, magkano na ba ang mga kinita mo ngayon? Ilang mga sa magmula umaga hanggang ngayong hapon, magkano na ang iyong kinita? Siguro mga 250. 250 pa lang. 250. So, paano pa yung pang-diesel mo nun? Ayun, wala pa yung diesel. Paano ba yan? Wala ka pang pang-diesel. Magkano bang ipapagas mo niya ng diesel? Sa halagang 250 mo, magkano bang ibabawas mo ngayon dyan? Bali, gargala ako siguro mga 70 muna. 70? Hindi ka ba kakapusin doon sa 70? Mga ilang ikot bang kakayanin ng 70 mo? Mga ano po yan? Mga tatlo. Ayun, so magtatatlong ikot. Pero sasama natin si Kuya Doy sa kanyang pag-ikot. Titignan natin kung makakamagkano siya. Di ba, Kuya? Okay. Kuya, gano'n naman kahirap ang saan ba sa isang ikot mo ngayon? At ikot mo dati na may mga estudyante at walang estudyante ngayon. Gano'n kalaki ang pinagkaiba? Kung okay lang sa'yo, mga magkano ba? Mga magkano? Nako, malaki pong pinagkaiba. Kasi dati, nung may estudyante, talagang... Maganda po ang kita namin noon, tsaga lang. Maganda talaga kaysa ngayon, talagang pahirapan. Sobrang-sobra. So, mga ilang taon ka na po palang nagmamaneho ng jeep na Marisol? Make it 10 years na po. 10 years. Ito naman kuya, sa'yo po pala itong jeep na to o nagkikipag-boundary ka lang din ng kagaya ng mga iba? Boundary po. So... Okay lang ba kung malaman natin magkano yung boundary? Okay lang kuya kung hindi mo sasagutin. Kasi nasa sa'yo naman yan eh. Dito po sa amin, sa operator ko, 200 lang po yung boundary. Pak! Sa ngayon po, 200. Ano po? Sa ngayon po, 200 yung boundary. 200. Bakit nung dating wala pang pandemic kuya, magkano ba ang binaboundary mo? 300. 300 po. 300. So yung 200 na yun, nakuha mo na ngayon. Pero... Nakuha ko na po, kaso lang, yung pang-diesel pa. Ayun na nga, pang-diesel pa. So, panigurado naman kuya, meron ka ng pamilya, di ba? Oo, meron na. Ilan ng mga anak mo? Dalawa. Mga ilang taon na po sila, kuya? Nagtatrabaho na sila. Paano naman yung kuya, hindi ka ba nila tinutulungan sa yung pang-araw-araw o di pamilya na rin po pala sila? Yung panganay ko, pamilya na. Yung bunso ko... dalaga pa. Dalawang babae itong anak ko. Dalawang babae. Pagkilala mo sa akin. Hindi, joke lang. Gago! Joke lang. So, ito naman kuya. Ano naman masasabi mo sa... Ito, para sa akin muna kuya. Pero alam nyo dati mga kabenster, hindi talaga ako nagbabayad ng jeep nung nag-aaral ako ng high school. Lagi ako nagwa 1, 2, 3. Sa totoo lang, Hindi ko rin alam bakit. Parang nasasama ako sa mga barkada ko ng mga... Yun, hindi sila nagbabayad ng dahil nasasama siguro ako. Dahil siguro mga pag nagbubulakbol ka nung kabataan, ganun talaga, nagiki-joyride ka sa kanila. Pero kuya, ikaw naman, anong masasabi mo naman sa mga o anong ginagawa mo sa mga hindi nagbabayad ng jeep katulad ng mga bata? Madalas yan, di ba? Anong naman masasabi mo sa kanila? Alam ko po, pag hindi nagbabayad, nagpapatay mali siya yung mga yan. Paano masabi? Paano? Hindi po sila tumitingin. Tapos, pag hindi nakatingin yung driver, titingin sila. Hindi sila magpapara. Pag may pumara na pasaherong nagbabayad, sasabayan nila na bumaba.
Ah, ganun ba yun? Ganun. Parang ganun-ganun na rin ang aking ginagawa nung ako'y nag-aaral ng ano ha. Nung ang kaarawan ko nun na hindi ako nagbabayad. Pero alam niyo ba mga kabisyan, kaya lagi ako nagko-commute. Dahil lagi kong kumukit eh. Di ba kuya? Kaya kayo mga kabester, mag-commute na kayo para lagi rin kayong commute katulad ko. Alright. So kuya, ilang taon ka na nga ulit bala na mamasada ng jeep? Mayigit 10 years na po. 10 years. 10 years. So sa 10 years na yun kuya, kung meron kang jeep, sa palagay mo, meron ka nang napatayo ng mga business o kung ano man na may pupundar mo, kung sarili mo ang jeep siguro? Wala eh. Hindi. Dati meron akong sarili. Meron akong sarili dati. Nabenta rin yun. Nabenta. Ano naman nangyari sa jeep mo noon? Dahil nga sa maintenance nga, masyadong maano sa maintenance. Kuya, parang napapansin ko, halos nakalahati na natin yung rota mo, yung iniikot mo, parang wala pa rin nakasakay mga kabenster. Ayan o. Ito ah. Papakita lang muna natin kuya yung sa ano. Ayan o. Halos wala pang sumasakay talaga. Ganyan kahirap ang nagka-pandemic. Kuya. Ano po palang dati yung trabaho bukod sa pagmamaneho ng jeep? Nung hindi ka pa nagmamaneho ng jeep, ano po ang inyong trabaho nun? Dati po akong sa Manila nagtatrabaho. Marami na po. Family driver. Japa sa Hapon, Koreano, Taiwanese. Mga executive car po yung mga hawak ko dati. Sa Manila po, Metro Manila. Nag-Metro Manila ka pala. Nag-taxi rin po ako dati, taxi driver. Taxi driver. So nabanggit mo yung pagta-taxi driver mo kuya. Nung nagta-taxi driver ka ba, naranasan mo na rin bang na-hold up na kinuwala ng kita mo o hindi naman sana siguro, no? Hindi pa naman kasi alerto nga ako sa ganun eh. Dahil nga pag alam kong kinakabahan na ako sa pasero ko, binababa ko na agad. Paano yun kuya? Pero nung paano naman yun? Bakit mo siya ibababa? O magtataka naman siguro siya. Bakit mo ako binababa? Kanya, anong masasabi mo na? Anong sinasabi mo nun? Meron po akong safety switch dito sa may ilalim. So meron kaming pinagawang bawat taxi yung ginagawang safety switch. Pipindutin mo yun, biglang mamamatay yung makina. So sana all may ganyan mga sasakyan para lagi tayong safe ang mga pasahero. Pero kuya, di ba, ito nga po pala kuya, protocol yung no face shield, no face mask, no ride, di ba? Ano naman masasabi mo sa iba na, yan, katulad ko, dahil ako makulit ako, yung parang yung face shield ko, ginagawa kong headband. Parang ikaw din naman, Anong masasabi mo kuya? Malabo na ba ang mata mo, ganon? Hindi, kasi pag nailagay ko, parang naduduling kasi, baka mabangga pa ako. Kuya, binubwisit mo yata ako eh. Anong sabi mo? Ano sabi mo? Parang yung basta yung malabo, parang nalabuan ako. Parang hindi. Oo nga, pati nga ako kuya, kaya ang face shield, mga kabenser, para sa akin, useless lang. Kaya kung mag-face shield ka man, siguro sa mga establishment lang, dahil sa jeep parang hindi na rin eh. Kitang-kita nyo naman, meron naman social distancing. At tapos naka-face mask ka, naka-face shield pa. Palos hindi ka na makahinga, 'di ba, kuya? Oo. Minsan isa pa 'yun, hindi ako makahinga. Nahirapan ako muna. Ayun na. So, kuya, wala pa rin natang nasakay ng jeep ni Kuya Doy. Pero tingnan pa rin natin hanggang sa isang pag-ikot niya kung makakamagkano pa talaga siya. Tingnan po natin kasi ganito po talagang labanan dito, tsaga lang talaga. Tsaga. So, ayun. Wait lang, hintay-hintay lang tayo mga kabenster. Kuya Doy, bakit naman tayo tumigil dito? Anong mayroon dito? May hinihintay ka ba dito? Dito po yung yung pag wala akong naisakay doon sa may highway, yung tawag po sa amin dito, patiktik. Ipapatiktik po kami para may sumakay, magbabaka sakali. Ano yung patiktik? Yung mahabang dila? Hindi, yung patiktik, yung para may sumakay na pasero. Hindi, joke lang yan, joke lang. So kuya, ito naman yung, dito na siguro, huling tanong na ah. Gaano kalaki ang kinikita nyo dati nung wala pang pandemic, nung marami pang estudyante pumapasok at maraming pupunta talaga sa palengke? Magkano? Okay lang bang malaman kung magkano talaga kinikita mo? Pinakamalaki mong kinikita na wala pang pandemic?
Bali yung kinikita namin noon, yung normal pa talaga. 1K po, 1,000 po, 1,000 make it. 1,000, labas na po lahat ng diesel mo doon, kuya? Labas na po, boundary diesel. Oh, so yun, yun yung pang araw-araw na kinikita mo noon, 1,000, di ba? Oo. O ngayon naman na may pandemic at wala nang pumapasok na estudyante at halos kakaunti na lang talaga, katulad niyan, wala tayong na, parang wala tayong nasakay, magmula kanina, mag-iisang ikot na tayo. Magkano ang pinakamalaking kinikita mo sa isang araw ngayon na may pandemic naman? Minsan, maganda na ho sa lahat yung ano dito, limandaan, 500, tapos minsan 400, madalas po 300, ganyan po. So yung sa 300, kuya, nandun pa rin pa yung pan-diesel mo o labas na rin yung pan-diesel mo doon sa 300 na yon? Ah, wala na, labas na yung lahat. Labas na lahat, yung 300. Sa'yo na yun, uuwi mo na yun. Ah, so iuwi mo ng buwan 300 noon, no? Ang problema lang po, kinabukasan, wala ka na ng mga pasada. Kasi alternate nga yung ano namin, yung pasada namin. Hindi araw-araw, at even, tawag doon. Ano pa, ano kuya, anong tawag doon? Anong tawag sa alternate? At even po, kinukuha sa plate number. Ah, ganun. So bukas, kuya, wala kang pasada, ano? Wala, wala akong pasada bukas. So kapag wala kang pasada, ano naman ang ginagawa mo sa inyong bahay? Meron ka pa bang ibang pinagkakakitaan bukod sa pagiging jeepney driver? Wala na, wala na. Doon lang, sa bahay lang. Ah, ganun ba? So, kuya, maraming salamat. Sana makarami ka ngayong araw na to. Maraming salamat. Mabuhay ka. Basta driver. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Sweet lover, ayun, nayaba si kuya daw. So, mga kabenser, ayun, nalaman na ninyo gano'ng kahirap ang isang maging jeepney driver. Kahit jeepney driver, sweet lover ka pa rin, di ba kuya? So, ayun na mga kabenser. So, maraming salamat sa nanood ng vlog ko ngayong araw. Sana tinatapos nyo ito. Huwag nyo naman sana makalimutan mag-like, comment, share, at subscribe sa akin YouTube channel. So, bye-bye mga kabenster. Ay, hindi pala magbabay. Eto na. Special shoutout nga pala kay Eric Malasagit Vlog. Mga kamalasagit. Ayun, shoutout sa'yo, Boss Eric Pops. At ito rin, shoutout sa'yo kay Ronaldin Limin, ang pinakamaganda kong best friend. Shoutout sa'yo, best. Sana lalo ka pang gumanda. Pahiram naman ang 1K dyan. Baka naman. So, ayun na. Bye-bye. See you on my next vlog, mga kabenster. Mga misis, pantayin si mister. Walay kaso.